Isang bata ang natuhog sa leeg ng needlefish habang nangingisda. Makikita sa larawan na tumagos ang naturang isda sa leeg ng bata na muntik nang kumitil sa kanyang buhay. Bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na. I-click mo na rin yung bell para ma-notify ka sa mga susunod kong video. Salamat! Ang pangingisda ay pangunahing kinabubuhay ng mga taong nakatira malapit sa dagat. Simple man ang pamumuhay ay masasabi nating swerte sila dahil sagana sila sa mga produkto na makukuha ng libre sa dagat. Pero ang pangingisda ay isang mapanganib na trabaho dahil hindi mo alam kung anong mangyayari sa iyo habang nasa gitna ka ng laot. Maaari kang maabutan ng bagyo o kaya mabangga ng malaking barko ng China. Pwede ka rin mapahamak sa mga mapanganib na nilalang na nakatira sa ilalim ng karagatan. Tulad na lamang ng isang batang nagngangalang Muhammad na natuhog sa leeg ng isang needlefish habang nangingisda. Ayon sa report, niyaya si Muhammad ng kaibigan niya upang mangisda kahit gabi na. Noong nasa laot na sila, binuksan ni Muhammad ang kanyang flashlight at itinutok sa tubig. Laking gulat niya nang may biglang tumalon na isda papalapit sa kanya. Nakita na lang ng kanyang kaibigan na nakabao na sa leeg ni Muhammad ang needlefish. Kaya dali-daling bumalik sila sa laot upang madala si Muhammad sa pinakamalapit na ospital at maisalba ang kanyang buhay bago pa siya maubusan ng dugo. Ang needlefish ay sadyang mapanganib sa mga tao, lalo na sa mga mangingisda dahil may kakayahan itong tumalon mula sa dagat ng may bilis na 60 km per hour. Kaya kung matamaan ka nito ay talagang tutusok ito sa iyo. Ayon sa pag-aaral, mas malaki ang risk na mapahamak ang isang mangingisda dahil sa needlefish kaysa mapahamak sa mga pating. Kaya sa mga mangingisda natin, doble ingat lagi. Nang makadaong ang bangka nila Muhammad, ay dali-dali nila itong dinala sa ospital upang tanggalin ang isdang nakabaon sa kanyang leeg. Kinakailangan putulin ng mga doktor ang ulo ng needlefish upang matanggal ito sa leeg ni Muhammad. At sa kabutihang palad, makalipas ng ilang oras na operasyon, ay tagumpay na naalis ng mga doktor ang needlefish sa leeg ni Muhammad. Masarap talagang kumain, lalo na kung kasabay mo yung taong pinakamamahal mo. Pero paano kung ma-stranded kayo sa desyerto? Kaya mo bang kainin ang laman ng taong mahal mo? Para lang maligtas ang buhay mo? Tunghaya natin ang kwento ng isang lalaking kumain sa sarili niyang asawa para makasurvive sa desyerto sa loob ng 13 araw. Please make sure na mapanood mo pa ang iba kong videos na siguradong maaaliw ka at kapupulutan mo ng mga impormasyon. I-hit mo na din ang subscribe button pati na rin yung bell icon para updated ka sa mga susunod kong video. Laging tandaan, be kind to everyone and make your day awesome! This is Alam Mo Ba is now signing off.